May kasabihan nga, ang alak nilalagay sa sikmura, hindi sa utak. Tama! Pero bakit sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, parati tayong nakakita ng ganito? Kaya nga, totoo nga, ako kung ganun, ay kung ako lasing, ni ko hindi na tayo. May isa rin kasabihan, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa lasing na lasing. Ako ba siya sabi mo? Ha? Lasing ba ako? Uy! Ha? Ano kayo? Lasinggo nga ba tayo mga Pinoy? Ayon sa Food and Agriculture Organization ng United Nations, ito daw ang estatistika ng pag-inom ng mga Pinoy nitong mga nakaraang taon. Etong tanong, talaga nga bang salot sa lipunan ang alak? Paglasing ka nga raw, wala ka sa sarili. Kaya nga naman pinagbawal ito sa ilang kultura at relihiyon, gaya na lang ng Islam. At sinong mag-aakala na pinagbawal sa Amerika ang alak mula noong 1919 hanggang 1933? Ito ang tinatawag na Prohibition Era sa Amerika. Sinimula nung pinasa ng US Congress ang Volstead Act. Kumonti ang mga manginginom, pero nagsulputan naman ang mga gangster na sila namang nanguna sa ilegal na pagbebenta ng mga alak. Isa na nga rito ay si Al Capone. At huwag kalimutan, maraming sikat na manginginom sa mundo, lalo na ang mga manunulat gaya nila Edgar Allan Poe, Dylan Thomas, Tennessee Williams, Hunter Thompson, Dorothy Parker at marami pang iba. Alam nating maraming klaseng manginginom sa mundo. May ganito. Merong ganyan. Ako pa. Kaya si Angge, mahal ko yan. Ako pa. Ha? Pero alam nyo ba, nung araw, bago pa man dumating ang mga Kastila, kasama sa kultura ng mga pre-Hispanic Malays ang pag-inom? Ayon sa mga sinaunang istoryador, ang alak daw ay hindi nawawala sa hapagkainan ng ating mga ninuno na hindi naman nalalayo sa kinagawian ng mga taga-Europa. Sinulat ng manlalakbay na si Antonio Pigafetta, isa sa mga unang nakaikot sa mundo, sa kanilang salo-salo kay Raja Colombo ng Isla ng Limasawa, na ang kinain nila daw ay baboy, kanin isda at alak na gawa sa nyog at nipa. Nalasing daw ang kasamaan ni Pigafetta, wasak na wasak. Ayon naman kay Nick Joaquin na isa ring manginginom, na wala ang kaugalian nating tsumibog habang tumutoma sa sumunod na 300 years. Sabi niya, kaya daw nawala ang kakayahan nating mga Pinoy na masanay sa alak at kaya raw ang dali nating malasing. Sinulat niya, "We have lost not only the custom of wine at meals but also our ability to hold our liquor, which may be a natural consequence." Teka, anong buwan na ngayon? Shhh! Huy! Anong buwan na ngayon? Mayo. Mahigit isang taon na pala mula nung huling eleksyon. Excited tayong lahat nung may nanalo. Akala natin malaking pagbabago. Yun pala, wala rin. Nakakasama ng loob. Mabuti pa, uminom na lang tayo. Sige tatang, banatan mo. Mag-inuman kita sa gitna ng saya hanggang sa malasing ang ating kaluluwa.